Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong October 2019, sa San Rafael, Bulacan, nakunan sa video ang isang tindera habang pinapakawalan nito ang kanyang mga tindang ibon. Ayon sa kumuha ng video, pinakyaw raw ito ng isang mabuting tao na nagngangalang Ruben Mendoza. Yung lalaking nakasombrero, siya si Ruben Mendoza. Intensyon ni Mr. Mendoza na bilhin ang lahat ng panindang ibon para ito ay palayain. Mahikita pa nga na iniabot ni Mr. Mendoza ang 1,000 piso bilang kabayaran sa lahat ng ibon. Swerte ba? Malaya ka lang! Wala naman tayo pagkakaiba sa kanila. Pagkakaiba nila lang ng Diyos. Ito rin ang mismong ginawa ng content creator na si Alexis Bynes matapos niyang bilhin ang mga ibon habang isa-isa niya itong pinapakawalan. Kinagiliwan ng mga netizens ang kabutihang pinakita ni Alexis dahil nagbigay ito ng mabuting ehemplo na hindi dapat kinukulong ang mga nagagandahang ibon. Huwag kayong mag-alala, papakawalan ko na kayong mga ibon! 1, 2, 3! Kung tutuusin, hindi lang si Mr. Mendoza ang gumagawa ng ganitong kabutihan. Marami pang tao sa bawat sulok ng mundo ang gumagawa ng hakbang para tulungan ng mga hayop na makaranas ng kalayaan. Kaya naman for today's video, mapapanood nyo ang iba't ibang istorya ng mga hayop na pinalaya ng mga tao pabalik sa kanilang tunay na tahanan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat na sumusuporta sa FTP Channel. Kung hindi dahil sa inyong masugid na manonood, hindi tayo aabot ng 3 taon na anibersaryo. Kaya naman sa lahat ng matagal nang sumusuporta, hinding-hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyo. Ngayon, balik na tayo sa ating topic. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga tao na tumulong pakawalan ng mga buwaya. Dito sa bansang Cambodia, nanganganib ng maubos ang lahi ng Siamese crocodile. Hinuhuli kasi ito at pinapatay ng mga tao. Dahil dyan, may mga grupo ng siyentipiko ang nangangalaga at pumoprotekta sa natitirang populasyon ng Siamese crocodile bago pa ito maubos. Ang mga buwaya na kanilang nahuli ay binalot sa malaking banig at saka ito dinala sa lugar na malayo sa mga tao. Pagdating sa tamang lokasyon, dito nila inumpisa ang pakawala ng mga critically endangered na Siamese crocodile. Umaasa ang mga siyentipiko na sa bawat isang buwaya na maibabalik sa ilog, muling magnunumbalik ang populasyon ng mga Siamese crocodile sa ilog ng Cambodia. Alam mo ba na pati ang mababangis na tigre ay nangangarap din ng kalayaan mula sa mga tao? Yan ang mismong nangyari sa tigre na si Vladik matapos siyang hulihin at tulungan makabalik sa gubat ng mabubuting rescuer. Nangyari ito sa Vladivostok, Russia noong May 2017. Ang tigre na si Vladik ay isang buwan nang nakakulong sa malawak na rehabilitation center at ito na ang kanyang panahon upang siya ay pakawalan at muling maibalik sa gubat. Inihanda ng mga rescuer ang injection na siyang gagamiting pampatulog sa tigre. Nang tumalab na ang tranquilizer at nakitang hindi na gumagalaw ang tigre, sa kanila ito sinuri. Inusisa ng mga rescuer kung may sapat ng lakas ang tigre upang maibalik sa gubat. Pagkatapos ng mabusising eksaminasyon, inilipat ang tigre sa helicopter upang dalhin sa susunod na destinasyon. Dito sa Bikin National Park, ito ang napiling ligtas na lugar para dito pakawalan si Vladik. Pagkalapag ng eroplano, agad nilang binuksan ang kulungan ng tigre para bigyan ng tsansa ang hayop na makalaya. Hindi na nag-alinlangan ng tigre at agad itong pumaripas ng takbo. Dito sa National Park, ligtas na mumuhay si Vladik malayo sa mga tao. Noong year 1990 sa bansang Namibia, itinatag ang CCF o ang Cheetah Conservation Foundation para tumulong na muling paramihin ang mga cheetah.
Isa sa layunin ng grupo na ito ay muling maibalik ang mga cheetah sa likas nitong tirahan mula sa kamay ng mga illegal hunter. Nakakatuwang pagmastan ang kanilang proyekto dahil dito mo makikita na mahalaga sa mga cheetah ang makaranas ng kalayaan. Ang mga cheetah ang pinakamabilis na hayop sa balat ng lupa, kaya dapat lamang sa kanila ang bigyan ng malawak na tahanan upang maging malaya. Dito naman sa bansang Amerika, inilunsad ang American Wild Horse Conservation noong year 2004. Ang layunin ng grupo na ito ay muling maibalik sa kapatagan ng Amerika ang wild horse na minsan ang naubos dahil sa panghuhuli ng mga tao. Ang mga kabayo na ito ay pinapakawalan sa protected area sa isang lugar na walang ibang tao ang pwedeng gumambala at humuli sa kanila. Dito pa rin sa Amerika, itinatag noong 1985 ang American Eagle Foundation. Ang layunin ng grupo na ito ay ang pakawalan at paramihin ng bald eagle na siyang pambansang ibon ng Amerika. Noong unang panahon, halos kumunti ka nang maubos sa mga bald eagle dahil sa kagagawa ng mga tao. Ngunit nang dahil sa pagpupursige ng American Eagle Foundation, muling dumami ang populasyon ng mga bald eagle dahil sa kaliwat-kanang pagpapakawala sa mga rescue na agila. Maski ang mga usa, dapat din nating pinapakawalan. Gaya na lamang ng mga musk deer sa bansang China na pinakawalan ng mga tao upang muling dumami. Ang mga musk deer kasi ay nanganganib na ring maubos dahil madalas itong hinahunting ng mga tao. Kaya naman matatawag nating matagumpay ang ganitong proyekto dahil nasisiguro nito na muling dadami ang populasyon ng musk deer na malapit ng maubos. Dito naman sa Australia, na-rescue ang isang cute na penguin na pinangalan ng si Snappy. Ang penguin na si Snappy ay isang uri ng little penguin na matatagpuan lamang sa dalampasigan ng Australia at New Zealand. Pinakain nila ito at tinimbang para i-monitor ang kalusugan. Pagkalipas ng isang linggong rehabilitation kay Snappy, pinakawalan ito sa dagat ng Maroubra Beach. Para sa akin, isa sa pinakamasarap panuuring animal rescue ay ang pagpapakawala sa mga cute na sea lion. Gaya na lang ng 6 na sea lion na na-rescue sa Peru noong 2019. Nakita kasi ito ng mga rescuer na gutom at nangihina, kaya pinakain nila ito at inalagaan. Nang bumalik na ang lakas ng 6 na sea lion, sa kanila ito pinakawalan pabalik sa karagatan. Dito naman sa Clearwater Marine Aquarium, makikilala nyo ang pawikan na pinangalan ng Olivia. Ang pawikan na ito ay dinala sa veterinaryo dahil sa mga sugat matapos itong tamaan ng umaandar na speedboat. Ginamot ang sugat ni Olivia sa loob ng 3 linggo. Pagkalipas ng maraming proseso, muli itong pinakawalan sa dagat. Aliw na aliw pa nga ang mga tao sa beach habang pinapanood ang pagbalik ni Olivia sa tahanan nito sa dagat. Likas sa ating mga Pilipino ang pakawalan ng hayo pabalik sa kanilang tahanan. Gaya na lamang ng vlogger na si Arias Everyday at kung paano niya pinakawalan ang nahuling common moorhen. Ang common moorhen ay isang uri ng ibon na makikita sa matutubig na lugar sa buong Pilipinas. Nang mahuli niya ito, hindi nag-alinlangan si Ariel na pakawalan ito sa ligtas na lugar malayo sa mga tao. 1, 2, 3, takbo! Yun na! Sana ay magsilbi itong aral sa inyong lahat na ang mga hayop ay meron ding karapatan na maging malaya. Kaya sa susunod na meron kang makitang wild animals, sana ay tulungan mo ito makabalik sa kanilang tahanan. Naniniwala ako na mas masaya ang mga hayop kung kasama nila ang kanilang pamilya na namumuhay at wala sa hawla. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Alan Jr. Varon. Hello rin kay Badol Bakongan. What's up kay Fajardo A. Dorondon. Shoutout kay Jared Kenneth Tindugan. Danreb at Lori May Villarin.
Jari Demiar, Raven Laborina, Raymark Ilagan, at kay Winifred Neserio. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Maraming salamat! The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!